Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Andre at welcome sa aming channel. Dahil Agosto ay buwan ng wika, may kwenta ako para sa inyo. Alam mo ba na may Filipina na nagbigay sa Pilipinas ng karangalan? Kailan lang? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay si Heidelin Diaz. Tara na, alamin natin ang kwento niya. Tinto't Pilak, nina Heidelin Diaz at Eugene Evasco. Ako ang flag bearer ng Team Philippines sa 2012 Summer Olympics sa London. Ako, si Heidelin Diaz, ang kauna-unahang taga Mindanao at kauna-unahang Pinay na nagwagi ng medalya sa Olympics. Pakiramdam ko, buhat ko ang daga ng ating bansa. Nagsimula ang kwento at pangarap ko sa pagbubuhat. Lumaki akong kaibigan ang mga timba ng tubig. Kahit malapit sa dagat, walang tubig sa lugar namin sa Mampang. Kailangan ko pang maglakad papuntang estasyon para makapag-igib ng tubig na maiinom at panligo. Dito ako natutong magsanay na maging malakas. Kung hindi naman mga timbang puno ng tubig, buhat ko ang palangganan ng mga isda. Namamakyaw si Papang ng isda, tumpok-tumpok. Pagkatapos, ilalako at ipagbebenta namin ito sa aming barangay sa Zamboanga City. Para hindi naman laging asin o toyo ang aming ulam, sumasama ako kay Mamang sa pagbebenta ng mga talong, kalabasa at meisa tiyangge. Sumasarap ang aming mga hapunan sa aming dagdag na kinita. At para hindi na humingi ng baon, dahil nakakahiyang maghingi kina Mamang, kumakita rin ako sa paglilinis ng mga pampasadang jeep at tricycle. Morita! Morita! Ito ang madalas na tukso sa akin, mga kapitbahay at kababata. Madumi daw akong tingnan. Pawisan, kupas, at may mantsa sa damit. Sunog ang aking balat dahil sa babad sa araw. Magulo at walang ayos para sa isang babae. Hindi ako nagpapa-apekto kahit mapanakit ang kanilang tukso't panalait. Kahit 3 pesos lang ang aking baon noon, pumapasok ako sa eskwela. Ayokong umaabsent sa mga klase. Gusto kong matuto. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral habang tumutulong sa aking pamilya. Mahalaga ang edukasyon para makaangat sa buhay. Nag-iisip pa ako kung paano gawing mag-aayos ang aming buhay. Sa maliit na dampa kami nakatira. Kailangan pa namin kumain sa bakuran dahil hindi kami magkakasya sa loob ng bahay kung sabay-sabay kami kakain sa pagkainan. Noong ako'y 11 anyos, napag-uwi ako sa ensay ng weightlifter kong pinsang si Catalino Diaz Jr. Nakita ako ang iba't ibang paraan at posisyon ng pagbubuhat nila ng barbell. Nabighani ako. Sumisigaw sila sa bigat, pero ang saya-saya nila kapag naiangat nila ito. Tagumpay ang bawat kilos, bawat pag-angat. Napatigil ang mundo ko. Kaya ko rin ang ginagawa nila. Gusto ko rin magbuhat. Nahihiya kong sabi ko sa aking pinsan, mag-igib ka na lang tubig! Tukso ng isang nakarinig, hinahanap ko na sa inyo! Pananakot ng isa, mabubulok na ang panin ng isda! Maglaro ko na lang naman, Ika! Tumatak sa isip ko ang mga tuksong iyon. Hangon iyon para ipakitang kaya ko at kaya ko silang higitan. Naintindihan ako ng aking pinsan. Siya ang naging una kong coach.
Sa lilim ng puno ng ati sa barangay Mampang, tinuruan nila ako ng mga tamang porma at paraan ng pagbubuhat na hindi makakasakit ng gulugod at ng balikat. Ingatan mo ang sarili, payan niya sa akin, ang malakas na katawan ay maayos na katawan. Tinandaan ko ang payong iyon sa akin. Sa pagitan ng pag-iigib ng tubig at paglalako ng isda, nagbubuhat ako. Sa pagitan ng pag-aaral at pagtutulong sa mga magulang, nag-iensayo akong maging matatag. Nagsimula ako sa barbell na gawa sa lumang tubo at kalawanging latang simentado. Unti-unti, nagkalaman at tumibay ang aking mga braso, balikat at hita. Sa simula, ayaw ni Mamang sa pagbubuhat ko. "Hindi mo kaya yan," pinapaalala niya. "Hindi iyang gawaing pambabae. Sige ka, magiging katawang kargador ka." "Kaya-kaya ko, Mamang," agad kong sagot at saka kumindad sa kanya. "Nakakapag-igib nga ako at nakapaglako ng banyera sa isda." Naintindihan lang nila ang aking pangarap nang unti-unti akong nakapag-uuwi ng mga karangalan. Ipinagmamalaki ni Mamang ang mga medalya kapag may bumibisita sa amin. May nag-ambag din ng mga lumang barbell at kalawanging plate para sa aking training. Mabuti na ito kaysa siya binabuhat kung mga simentadong lata na hindi namin alam kung gaano kabigat. Dalawang oras bawat araw ang aking training. Hindi ako nagre-reklamo kahit kanin at asin lang ang aking kinakain. Maswerte na kapag may baon akong nilagang kamuting kahoy na may bagoong. Paboritong paborito ko iyon! Sa bawat pagwawagi sa pariksahan, unti-unti kong napapalaki ang aming tahanan. Ang dating gawa sa kahoy ay naging simentado na. Paunti-unti, may naipupundar ako para sa aming kinabukasan. Pero may sakripisyong dapat harapin dahil pabigat ang aking dinadalang pangarap. Kailangan kong umalis ng Zamboanga para makapag-training sa Maynila, puspusan na ang ensayo. Naimbitahan akong maging parte ng national team na lalaban sa Asian Games 2010. Mahirap ang malayo sa magulang, lalo na kay Mamang. Kapag nagkakasakit ako, walang nag-aalaga sa akin, walang gumagabay, walang nagpapaalala sa akin, walang nagluluto, walang yumayakap. Parte ng buhay ang mga pagsubok. Minsan, gusto kong sumuko, pero kailangan lumaban para sa pangarap ko. Kapag ginusto ko ang isang bagay, mabibigat ay parang gumagaan. Pinabantayan ko ang aking mga kinakain. Bawal ang chichirya, pinrito at matatamis. Kailangan kumain ng pagkain makakatulong sa recovery ng katawan. Kailangan matulog ng maaga dahil maaga rin ang mga ensayo. Mahalaga rin magpahinga at tinatawag na recovery time. Kinakaya ko nang bumuhat ng barbell na kasing bigat ng apat na ako o apat na punong-punong balikbayan box. Nakamit ko ang tansong medalya at dalawang pilak sa 58 kg weightlifting event sa tatlong magkakaibang Southeast Asian Games. Pinaghirapan at pinaghandaan kong maging isang Olympian. Tatlong beses ako nag-qualify at lumahok sa magkakasunod na Olympics bago ko nakuha ang mailap na pilak na medalya sa 2016 Rio Olympics. Hindi ako sumuko. Hindi ako nagpatalo sa pagkabigo hanggang sa may-alay kong muli ang medalya sa bansa pagkaraan ng 20 taon. Nakamit ko ang gintong medalya sa 2018 Asian Games at sa 2019 Southeast Asian Games.
Paghahanda ko ito para makuha na sa wakas ang kauna-unahang medalyang ginto para sa minamahal kong Pilipinas. Parte ng aking gantimpalang salapi ay inalaan ko sa pagpapatayo ng gym sa mga bata. Nais ko silang magkaroon ng pangarap. Nais ko silang maging Olympian at makapag-uwi ng mga medalya. Nagpasimula rin ako ng kompetisyon, ang Heidelin Diaz Weightlifting Open Championship para makatuklas ang kabataang nais maging kampiyon. Nais ko silang tulungan umangat ang buhay sa pamamagitan ng pagbubuhat. Ito ang mga payo ko sa sinumang nais sumunod sa aking yapak. Maniwala sa Diyos, sa sarili mo na kakayanin mo, at mga taong naniniwala sa iyo. Heidelin Diaz, 2016 Olympics Silver Medalist, 2018 Asian Games Gold Medalist, 2019 SEA Games Gold Medalist, 2020 Olympics Gold Medalist. Ganyan, no? Talagang kahanga-hanga siya. Sana nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel. Salamat!